That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. Good day, class. I would like to congratulate all of you since nakatayo kayo and malayo na yung narating nyo. And you stood up for the whole class sa law school. Today, I would like to congratulate our top 5 students of our law school. Firstly, we have Miss Clarissa Dizon. Mr. Lucas Bueno. Miss Abby Mariano. Mr. Samuel Videra. And Miss Sarah Martinez. Okay, class, so unfortunately, our lecture for today will be cancelled and the lecture tomorrow will also be cancelled kasi meron akong i-attend na important meeting sa Manila and this will be our final meeting. Pero guys, rest assured na yung mga workbooks at yung mga lecture video will be sent. So since graduate na kayo, prepare ako ng mga February weeks para sa that is all for today, class dismissed. Kailangan ko ng tulong niya. Uy, Samuel, sabay na tayo. Ano yan? Hi, guys! Sa totoo lang, wala akong seminar sa Manila. Mamamatay na ako. What's that? It's for analysis. Humingi ako ng tulong sa inyo, diba? Dahil kayo lang pinagkakatiwalaan ko. Help me find who's behind all of this. So, paano natin umpisahan? In these past few days, I've been receiving death threats. There's a secret lurking in the shadow, and I hold the key. Secret? Key? White lies? Skeletons in the closet? This person knows something about Professor Edward that's forbidden to be known. We need answers, answers, answers. I see Amy! Di ba siya hindi nakasagot sa recitation kay Sir? Kaya siya napanya ni Sir Edward noon. Okay, next question. Sige! Miss Amy, why should you defend even the worst lie? Sorry sir, hindi ko po alam yung sagot. Miss Amy, you entered a law school. You should know that. Sa pagkakaalala ko, last week, nakita ko siya palabas ng office ni sir. Kinakabahan. She is our first suspect. Second threat, the truth has a way of finding its voice even in silence. Kay Amy din galing yan? Hindi eh. Magkakaibang sulat? Ibig sabihin, di siya galing sa isang tao lang. Maaaring konektado to sa pagsisinungaling. Sino ba mahilig magsinungaling sa klase?
si Ivan. Article number 253 revised and Mr. Pineda, bakit kami? Na-traffic po. Na-traffic ka? You're lying. I saw you kasama mo yung You should know your priorities. Labas! Maybe it's the grudge, diba? Kasi I was in the library, then suddenly the bell rang. So bumalik ako sa classroom, then I saw Ivan with a piece of paper. Sinusuksok niya sa bag ni sir. Third threat. Your secrets are spilling out. You're not as good at keeping them as you think. Not as good? Not good enough? Aha! Not good enough. Yun yung sinabi ni Sir kay Mason nung nagpasa siya ng palpak na project. Okay ah. Nice work, Miss Clarissa. Excellent job. Ano to, Miss Macy? Copy-paste? Mali yung format. Did you like put any effort into this? Parang ano, pambalot lang yung tema pa. You're not good enough. Afternoon, pumasok ako ng maaga sa school para mag-review. Pero nakita ko si Macy sa classroom, may nilalagay sa laptop ni sir. May laptop. Andito! Ano yun? Bakit hindi niya inasisa yung newspaper na yun? About sa ano, last trip? TikTok, the countdown to your demise has begun. Demise is death? Countdown to your death? Deadline. Lahat naman tayo involved sa deadline. Pero may isang hindi binigyan ng palugid. Sino? Sino pa? Eh di si Mariel. Sir, here is the case report that I think was submitted for retirement. I will not accept that, Ms. Morales. Demise. It must be the demise of her dreams. Pinatay na pangarap. Siya ang pinakamabigat na suspect. Ito na ba yun? Kompleto na ba lahat? Good. Let's wrap it up. Oh, ba't ang dinig kayo? Kilala niyo na ba yung suspect? Yes sir, naimbestigahan na namin. Kilala na po namin kung sino ang nagplano ng lahat ng ito. Sino? Kami! Di mo ba kami nakikilala? Hoy, baba! Kami lang naman yung mga anak ng mga taong pinahirapan mo dati. Di mo ba naaalala kung paano mo pinanood natutukan ng baril ng nanay ko? Di mo ba naaalala kung paano mo pinabugbog yung tatay ko noon?
Naalala mo pa ba kung gaano nagmakaaway tatay ko sa'yo dati? May ginawa ka ba? Wala naman, di ba? Naalala mo ba nun kung paano yung sinaktan yung nanay ko? Kung walang kalaban-laban, mga wala kayong puso. Naalala mo ba kung gaano kakarahas at walang moral? Ikaw lang ang nasa posisyon kayang magpatigil ng demolisyon, pero hindi mo ginawa. Wala kang ginawa. Gusto mo bang malaman kung paano namin pinlano ang lahat? So, paano natin umpisahan? Let's send some death threats. I have one. There's a secret lurking in the shadow. Skeletons in the closet? Hidden as it should be. About Professor Edward that's forbidden to be known. Yan ang dapat nating palabasin. So what's the bait? We need answers, answers, answers. Di ba siya yung pinakasagot sa recitation question? Kaya ni Sir Edward noon. Tama. So she should be one of our pawns. Ako nang bahala sa kanya. Ginawa lang naman naming utusan yung mga klase namin. May ginawa ako. Second threat. Kaya hindi din galing yan. Dapat. Magkakaibang sulat? Ibig sabihin, di siya galing sa isang tao lang. Maaaring konektado to sa pagsisinungaling. Oo nga. That's why I have my next suspect. Law students ba talaga yung mga yon? Ganun lang sila kadaling paikutin. Kahit ako siyang nakasungsok sa pagkakas. Siyempre may baon din ako. Ikaw ang papakabog sa inyo. Third threat. Aha! Not good enough. Yun yung sinabi niya, Sir, kay Macy nung nagpasa siya ng palpak na project. Siyempre, sa tingin niya, siya lang ang malinis. This has been a touch to my life. Madikit mo na. Mga utu-uto. Mga walang isip. Parang ikaw, wala kang ginawa kahit alam mong may kaya kong gawin para tulungan ang mga magulang namin. At ito. We helped you look in all the wrong places. Yes, every lead, every hint, we planted them. We made sure you'd be too busy chasing shadows to see what was right under your nose. Ano yun, Edward Suarez? 20 taon na nakalipas, ayaw mo pa yung naminin ng totoo? And this is the last death threat. Demise. It must be the demise of your dreams. Pinatay mo pa man. Ano pa ba kasahan mo kay Edward Suarez? Noon pa man, patay na ang moral niya. Mariel is the gateway for our plan to happen. Siya ang pinakamabigat na suspect. Ngayon tingnan mo. You're left looking like a fool. Moments away from your own death. And there's nothing you can do about it. You've watched people suffer with your minds and soul clean. Now we've got our revenge. With our hands stained green. Anong pinagkaiba natin? Wala kang paano mo pinabugbog yung tatay ko noon? Wala kang ginawa! Ano pang hinihintay mo? Wala nang mawawala sa'yo. That's life! That's life! I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby. But my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try. Ang tao namamatay, right, pero ang katotohanan at hustisya, hindi. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet,
a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in.